Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataong minsan pa ay ibinigay sa atin para po tayo ay makapag-aral ng salita ng Diyos. Sa umaga pong ito, kagaya ng aking naipangako, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang legitimate evidence of true faith. Sa mga taga-subaybay po ng Tinig ng Pag-asa, ay alam ko po na kahapon ay napag-aralan natin at inyo pong naging saksi po kayo sa pagtalakay natin doon sa illegitimate evidence. Ibig sabihin po, yung mga hindi lehitimong palatandaan ng tunay na pananampalataya. At nagbigay po tayo ng 10 illegitimate evidence. Sa ating pag-aaral kahapon, isasummarize po natin lahat yung 10 na yon. Una po, sabi po, may mga tao nagsasabi, born again ako eh, pinanganak ako sa Christian family, kaya ako ay merong tunay na pananampalataya. Pero pinag-aralan po natin, illegitimate yon. Hindi po totoo na palibasa ay pinanganak ka sa pamilyang Kristiyano, Kristiyano ka na. Pangalawa po, meron po nagsasabi na nagsisi naman ako ng kasalanan at dati sumunod ako eh. So hindi rin po, kasi po kung totoo yan, mananatili po tayo. Yung pong atin pong mga natutunan ay kailangan ating ipamuhay. Magpapatuloy tayo at hindi minsana na sumunod lang tayo dun sa panalangin ng pastor na tayo nagsisisi, yun na yon. Hindi po. Illegitimate proof po yun. Pangatlo naman po, meron po nagsasabi na I have participated in spiritual exercises. Nabautismohan ako, nakumpilan ako, nagsisimba ako. Sigurado, ebidensya yon na ako ay merong tinatawag na true faith. Pero sa pag-aaral natin, hindi rin po yun totoo. Minsan po, ang sabi nila, alam ko na yung mga theological jargons na yan. Napag-aralan ko yan. Alam ko ang Biblia, nabasa ko yan from cover to cover. Pero maaaring mahalaga ito, importanteng nag-aaral, nagsusuri, pero hindi palatandaan yon mga kapatid. Hindi ebidensya yon ng tunay na pananampalataya. Kasi maging si Satanas, alam ang salita ng Diyos. Kaya nga, lagi sinasabi ni Satanas sa Panginoon, nasusulat, hindi po ba? Hindi palibasa theologically sharp ka, ibig sabihin nun, ebidensya yon ng tunay mong pananampalataya. Yes, maraming mga tao, katulad ng mga pariseo, iskriba at saduseo, they know the scripture, they know the Torah. Pero hindi po yun palatandaan na sila ay may totoong pananampalataya. Panlima ay profess to love God. Pag tinanong mo ang tao ngayon, 90% sasabihin, mahal nila ang Diyos eh. Siguro, yung mga 10% na natitira, yun yung mga naga-ATS-ATSan lang. Yung mga tao na hindi raw naniniwala sa Diyos, walang pagsampalataya sa Diyos, pero pag dumating na dun sa huling sandali ng buhay, na nahihirapan na, sa Diyos din tumatawag. Kaya, nagpo-profession na they love God, they know God, pero in reality, hindi po lahat ng nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay totoong nagmamahal sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, if you truly love me, you will obey my commandment. Hindi po yan ebidensya ng totoong pananampalataya. Kasi po, alam natin, majority of people nowadays, they said, they profess, they love God. Panganim, I have faith in God. Totoo yon. Ang pangunahing pangangailangan para sa kaligtasan ay pananampalataya at ang pananampalatayang ito bigay ng Diyos. At ang pananampalatayang ito ay nagbubunga at ang pananampalatayang ito ang magiging means for us to be justified. Sabi nga po ng Biblia, we are justified by our faith. But take note that even Satan, even the devil have faith. Nanginginig pa. Kaya hindi palibasa nagsasabing may pananampalataya siya ay totoong pananampalataya ito. Kailangan nating alamin, ano ba itong pananampalatayang meron tayo? Totoo ba ito? At ito bang pananampalatayang ito'y kanino galing? Ano ba ito? At ito ba'y nagbubunga talaga ng ating pagmamahal at pagsunod sa Diyos? Pampito, I felt something. And this is one of the most, I guess, very dangerous belief ng tao na dahil naramdaman nila, meron silang pananampalataya. Karamdam ng goosebumps. Nakaramdam ng kilabot, nakaramdam sila ng malamig, ng mainit, yung mga ganun. I felt something, and because I felt it,
That is an evidence of true faith. Hindi po yun totoo. Natalakay ko na po yan kahapon. Kung kayo po yung mga bago lang na taga-subaybay ng Tinig ng Pag-asa, dalawang araw ko pong tinalakay yan. At yan po ang yesterday. Number 8, I have sincere intentions. Wala po sigurong pinakamaganda kundi ang sincere intention. Kung ang isang bagay ang gagawin mo with sincere intention, praise the Lord. Kasi po maraming mga tao ngayon gumagawa ng mga hindi sincere. Mga ningas kugon, yung mga ano tawag doon, panandalian lang. Pag mainit lang, pag bagong attend ng retreat, ang init-init, no? Gusto maglingkod sa Panginoon, on fire, pero paglipas ng mga araw, wala na. At yung iba po, gumagawa ng mga bagay na hindi naman talaga totoo, para lang sa pakitang tao, para lang maging sikat. Walang sincerity sa intention. Yes, importante na gawin ang bagay with sincere intentions, but hindi lahat, mga kapatid, ng merong sincere intention ay evidence of true faith. Alam natin yan, binigyan natin ng emphasis kahapon yan eh. Si Usa, isa sa example niya, ano po? Anyway, balikan nyo na lang yesterday at tatanghaliin po ako kapag tinalakay ko pa yan. Pero kung gusto nyo makita ang mga paliwanag dyan, yan po ang tinalakay ko kahapon. Pangsiyam, I have attempted to accomplish great things for God. Dahil marami akong ginawa. No? Narinig ko po yung Senate hearing ngayon noong mga kulto na tinatawag, yung si Senyor Aguila, yung abogado ni Senyor Aguila, sabi niya, ang aking lola na siyang founder noong SBS na yun, yung kulto na yun sa Pilipinas ngayon, is ano yun, sincere, sila yung mabait na tao, at sila ang gumawa ng maraming bagay doon sa lugar nila, nagpatayo ng kapilya, ibinigay yung lahat ng kanilang mga ari-arian para sa mahirap, at they have attempted to accomplish great things for God. Pero yun po ba ebidensya ng true faith? Minsan po, ebidensya ng true cult. Ang ebidensya ng pagiging isang kulto ay yung sinasabing marami ako nagawa. Ako nagpatayo niyan, ako nagdonate niyan, ako nagbigay niyan, yung electric fan na yan, kaya lagi nakatapat sa akin, akin yan. So I have attempted or accomplished great things for God. Pero ang sabi ng Panginoon, mangagsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo mga nakikilala. Maraming tatawag sa Panginoon pagdating ng araw, Lord, Lord, gumawa kami ng ganito, gumawa kami ng himala, at ito nga po yung pangsiya, pangsampo eh. No? I have performed supernatural works. Nakapagpagaling kami. Pero nasabi ng Panginoon, magsilayas kayo sa harapan ko. Those are seems to be evidence of true faith. Pero kagaya ng ating pagtalakay kahapon, illegitimate evidence yan. Those are illegitimate evidences of true faith. Kasi maraming mga tao, ganyan ang mga sagot kung tatanungin kung totoo ba ang kanilang pananampalataya. Now, sa umagang ito, gaya ng aking na ipangako, ang ating tatalakayin ay yung tinatawag na legitimate evidence. We are told in the scripture that churches really do exist, and it follows that member of the true church ay mamumuhay ayon doon sa panuntunan ng true church. Kapag false church, makikita natin na ililitaw naman ng mga bunga ang tunay na uri ng puno. Kaya we need to be sure tayo po na mga mananampalataya talaga ay magsuri kung tayo po ay nasa tunay na iglesia. Kasi po marami po pagdating ng araw magsasabi na sila ang tunay, sila ang tama, sila po ang nagtuturo ng katotohanan, kaya napakahalaga na masuri natin sa pamamagitan ng mga legitimate evidences of true faith ang simbahang ating kinakaaniban at maging ang mga itinuturo ng mga tagapagturo ng relihiyon. Hindi ka maniniwala na sa panahon natin ng ngayon na kung saan ang technology are available for everyone, ay meron pa rin mga madadaya at maluloko ng mga kultong relihiyon katulad na lang ng pinag-uusapan ngayon sa Senado ng Pilipinas. Na sa kabila ng modern technology na kung saan available na ang turo at aral ng Biblia, ay meron pa rin gagamit talaga ng salita ng Diyos sa pansariling kapakinabangan at may gagamit ng mga katuruan ng Biblia para po sa maling pamamaraan. Kaya napakahalaga na ang mga Kristiyano ay maging aware ng malinaw na turo ng Bible.
At baka nga tayo sa halip na merong malinaw na dapat pala tandaan ng tunay na pananampalataya ay naandoon pala tayo sa illegitimate evidence ng totoong faith. Now, pag-aralan natin, ano ang legitimate evidence of true faith? One, ang unang-unang palatandaan ng lehitimong pananampalataya, dapat born again ka sa pamilya ng Diyos. I have been born again into the family of God. The church and I remain in that body. No, yung pagiging born again ay work ng Diyos. John chapter 3 verse 3. Sabi po ni Jesus, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom unless they are born again." You will not see the kingdom. You will not be part of the kingdom if you will not experience that experience. Unless you become born again, you cannot see the kingdom. So the first and most basic requirement for a true believer is to be born again. There can be no Christian without the new birth. Tandaan po ninyo, minsan itong madalas ay pagkamali ng marami po. Akala nila kaya ng pastor na mag-born again. Akala nila kaya ng tao na ma-born again sa kanyang sarili. Huwag po nating kalilimutan, ang pagiging born again ay gawa ng Diyos. Ang manganganak dito ay Diyos. At tayo po'y ipapanganak ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit sa kanyang pamilya. Hindi po ito kagustuhan ng tao, hindi po ito gawa ng tao, ito po'y kapangyarihan at kagustuhan ng Diyos. At malibang ang Diyos ang kumilos dito, tandaan po ninyo, wala po tayong magagawa. This new birth is not a birth into a vacuum or a solitary faith, but we must be born again into the family of God. Katulad din po ng isang sanggol na hindi naman ipinanganak para sa kanyang sarili, ipinanganak din po tayo para sa Panginoon at para sa kanyang sambahayan. Tandaan po natin, anong sabi ni Apostol Pablo? 1 Peter 1:3. "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth." So, sino po ang nagbigay ng new birth na yan? Hindi po ikaw ang siyang gumawa ng paraan para ikaw ay ipanganak. Ito po'y bigay ng Diyos. Sabi nga ito ay granted or given to us to the mercy of God, a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sabi po dyan ni Jesus, He has caused us to be born again to an imperishable inheritance. Tapos sa chapter, mababasa rin natin sa 1 Peter chapter 2. Ano po ang sabi sa chapter 2? "As you come to Him, the living stone rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, you also like living stones are being built into a spiritual house." So, pinili tayo ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay ng new birth na ito. Kanino niya ito binibigay? Ang sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2, ibinibigay niya ito sa kanyang pinili. "As you come to Him, the living stone rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, you also." No, ang binabanggit po doon sa una, ang ating Panginoong Hesukristo . Tapos tayo din daw, verse 5, "You also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ." Peter makes it clear that one who is born will be a member of a larger group, of a family of believers, of a church. Yun po yung katotohanan. Kaya, the church is not a building, it is the people. Kapag na-born again ka,
You are part of that universal church. Ano po? Kaya idinedeclare natin yon kasama sa ating creed yon. Ano po? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10, ano ang sabi diyan? Kapag naborn again ka na, you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Dito po ay pinakikita ang magiging resulta ng pagiging born again. Ipinakikita na kapag ikay na born again, may ebidensya po ito sapagkat you will declare the praises of Him who called you. Once you were not a people of God, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Ito po yung pruweba ng pagiging born again. Ano po? Ano po ang magiging ebidensya? You will declare the praises of Him. Therefore, mga kapatid, kung sinasabi mong born again ka tapos hindi ka kabilang ng isang covenant community o a local church, eh may malaking question mark tayo doon. Kasi po ang totoo, pag na-born again po tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, ang susunod pong mangyayari doon, hahanapin natin ang community of believers. We will be part of a covenant community. And that covenant community will be our established community. Sabi nga ni Pablo sa Efeso, no, Ephesians chapter 2 verse 12, Paul writes that prior to salvation, yung mga Ephesians believer were outside the commonwealth of Israel and they are called strangers to the covenant of promise. But now, the Ephesian believers and all true believers are becoming part of the commonwealth of Israel. Yung Israel na yon, yung spiritual Israel na yon, hindi po yung racial Israel, kundi yung spiritual Israel is the church. Amen? Sa pamamagitan po ng ating pagiging born again, nagiging part tayo ng commonwealth of Israel, which is the church. And we are no longer strangers to the covenants of promise, we are made part of that church. Amen? Pero hindi po natatapos yun doon. Once we have been born again into the church and we are reconciled to God, anong dapat gawin? We must continue to remain in that place if we are to consider our faith genuine. Kaya, ang sabi, may mga umaalis sa church. Ang sabi po ng Bible, sa John, kapag hindi, pag umalis sa atin, hindi sa atin. Sabi nga ni Paul, no po, sa Colossians 1:23, simulan po na sa verse 22 pala, Colossians 1:22, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. Verse 23, if you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel, this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, of which I, Paul, have become a servant. So ano sabi? Ano po? If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. Ang pruweba daw po ng reconciliation ay natin sa Panginoong Hesukristo ay yung pananatili natin sa pananampalataya. If you were born into a biblical church and you remain in a biblical church, you possess an important legitimate evidence of true faith. Kaya yung magsasabing born again ako pero hindi naman nagsisimba. Born again ako, hindi naman nagbabasa ng Bible. Born again ako, wala naman hindi ka naman makakakita ng ebidensya sa pamumuhay na talaga na born again. Ay nako, napakalaking question yan. Kasi po ang isa sa unang-unang legitimate evidence of being or having the true faith is being born again. At yung being born again, tandaan po ninyo, iyon po ay ang pananatili sa pamilya ng Diyos.
Kasi born again ka nga. Ipinanganak ka na sa pamilya ng Diyos. You will not be part of the kingdom and you will not see it unless you have been born again. John chapter 3, 3 to 3. John chapter 3, verse 5. Di po ba? Paulit-ulit na sinabi ni Jesus, unless a man be born again, you will not see the kingdom. So the legitimate evidence of true faith, be born again. Pangalawa, legitimate evidence of true faith, I have committed myself to lifelong obedience and continual repentance. Kaya po, isinama ng Panginoong Jesucristo ang panalangin ng pagsisisi sa Ama namin. Sapagkat araw-araw tayo nagkakamali eh. Araw-araw tayo nagkakasala. Kaya yung pagsunod at yung patuloy na pananalangin ng pagsisisi, pagtalikod sa mga nagagawang kasalanan, ay isa sa palatandaan ng tunay na pananampalataya. Kaya we have to commit ourselves. Saan? Lifelong obedience and continual repentance. If your obedience or repentance ceases at some point, you must at least consider the fact na maybe your faith is not genuine. The entire Christian life is one of submission to a higher authority. Ano po ang sabi ng 2 John chapter 2, 4 to 6? It has given me great joy to find some of your children walking in the truth. Just as the Father commanded us. And now, dear lady, I am not writing you a command, but one we have had from the beginning. I ask that we love one another, and this is love, that we walk in obedience to His command. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Diba ang sinabi natin kahapon, isa sa illegitimate evidence of true faith eh, yung nagsasabing mahal nila si Lord. I love the Lord. Pero ano sabi dyan ni John? Yung mga totoong nagsasabing they love the Lord, they should walk in obedience to His command. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Sabi po dyan, it has given me great joy to find some of your children walking in the truth. Christ recognized that there would be many people who would initially committed themselves to a life of obedience, but who then turned from that kind of life. Nakita po natin yung kwento ng parable of the soil eh, hindi po ba? Sa Mark chapter 4, medyo mahaba-haba. Mark chapter 4 verse 1 to 20, kung may pagkakataon kayong basahin. Nando po yung parable of the soil. Ano po? Sabi po, we find the story in the parable of the soil, the fact that some will receive the word. Some will receive it with joy, but will ultimately fall away due to the cares of the world. Due to the deceitfulness of riches, due to the other desires of the flesh. Kaya napakahalaga po, no? It is also important to point out here that repentance is not simply a change of mind, but repentance is a change of direction, a change of activity. Kaya kung walang nagbabago, paano natin sasabihin meron po talagang totoong pananampalataya? Makikita po natin na may ebidensya ng totoong pananampalataya kay Zacchaeo. Kasi pagbaba niya ng puno, welcome na sa bahay niya si Jesus. Pagbaba niya ng puno ng sikomoro, ay sinabi niya kay Jesus na yung kanyang mga bagay na dinaya, dodoblihin, ikaapat na ulit niyang isasauli. There will be a change of direction and a change of activity. Katulad po ng ginawa ni Levi. Nung natagpuan niya ang Panginoong Jesucristo, no po, from Levi, naging Matthew na siya, nagbago na siya ng trabaho, nagretiro na siya bilang tax collector. Makikita natin mga kapatid na ang ebidensya ng totoong pananampalataya ay obedience and continual repentance from sin. Amen po ba mga kapatid? Sabi nga, one
who is repentant will turn from sin and toward righteousness. Katulad din ni Apostol Pablo yan, na dating Saulo na naging Pablo. From a persecutor to a champion of the faith. Tandaan po natin mga kapatid, na po, repentance does not end with merely intellectual knowledge. Knowledge must lead to action. Sabi nga po ng Acts chapter 26 verse 20, ano sabi diyan? First to those in Damascus, then to those in Jerusalem and in all Judea, and then to the Gentiles, I preach that, sabi po diyan, they should repent and turn to God and demonstrate their repentance by their deeds. Kaya yung repentance, may demonstration. Ang demonstration ng true repentance, mabuting gawa. Amen? Kaya, ano ang ebidensya ng totoong pananampalataya? Dapat na born again. Pag na born again, may ebidensya ang tunay na born again. Ano yun? Sumusunod, nagiging obedient, at nagiging, ano tawag doon? They turn away from unrighteousness to righteousness. From sin to righteousness. Tandaan po natin, if your life is characterized by obedience and true biblical repentance, you can claim the promise of God to forgive your sin and to cleanse you from unrighteousness. 1 John chapter 1, verse 9. If you confess your sin, diba sabi? God is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteousness. Kaya, yung totoo po na may pananampalataya, ang legitimate evidence nun ng totoong pananampalataya ay I have committed myself to lifelong obedience and continual repentance. Can we say amen to that? Ayan. Pangatlo, na legitimate evidence of true faith, I continue to serve my church and submit to her leadership. Mga kapatid, kung katulad po kayo noong nakapako sa krus, nakasama ni Kristo, na pinangakuan na ngayon di kakasamahin kita sa paraiso, wala hong question. Ano pang ipaglilingkod mo? Wala ka ng oras. Wala ka ng time para maglingkod. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, may kanya-kanyang pagkatawag sa atin ng Diyos. May kanya-kanyang pagkatawag ang Diyos. Minsan nakala natin, ang paglilingkod sa simbahan ay yung mga pwede lang gawin sa simbahan, sa loob ng kapilya. Like, maging usher, maging presider, maging mga awit, maging taga-kolekta ng offering, maging tagapagturo sa mga bata. Opo, wala pong question. Those are ministry. You can serve the Lord through that means. Pero tandaan po natin, may mga pagkatawag ang Diyos sa mga personal na buhay natin na kahit ikaw ay nasa labas ng kapilya, ay pwede mong paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Paano po ito gagawin? Na po, tandaan po ninyo, service to the church is proof of our faith. Furthermore, our conduct in the church and our treatment of our brothers and sisters in the church will be factors in the final judgment. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kasama tayo sa church bilang katawan ni Kristo. Paano natin paglilingkuran ng simbahan? Sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Paano? Sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapatiran. Sapagkat lahat tayo bahagi ng katawan. Alam niyo po ba, pagdating ng araw, hahatulan tayo ng Panginoon kung papaano natin pinaglingkuran ng kapatiran. Naniniwala po ba kayo ron? Ano po ang sabi ng Matthew chapter 25? Mahaba-haba ito, 46 verses. Oh, hindi naman. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Simulan na lang po natin sa verse 31. Tingnan niyo po ito. Matthew 25, simulan natin ng verse 31. Ang sabi po dyan, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him,
we will sit on His glorious throne. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. Then the king will say to those on His right, "Come, you who are blessed by My Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the righteous will answer. Yung mga matuwid dito, no? Ito yung mga tupa na nasa kanan. Ang sabi nila, "Lord, kailan yon? When did we see you hungry and feed you? When did we see you thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go visit you?" The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Ito po yung sinabi ng Panginoon doon sa mga nasa kanan. Ito ang sinabi ng Panginoon doon sa kanyang mga tupa. "Pumasok kayo sa aking kapahingahan." Bakit? Kasi pinaglingkuran nyo ako. Eh ang sabi, paano ka namin pinaglingkuran? Ang sabi ng Panginoon, "Nung ako'y walang damit, binihisan nyo ako. Nung may sakit ako, dinalo nyo ako. Nung ako'y nasa bilangguan, pinuntahan nyo ako." Pero kailan yon? Ang sabi ng Panginoon, "Lahat ng ginawa ninyo sa inyong mga kapatid sa pananampalataya, ginawa nyo yun sa akin." Tuloy natin ang basa sa sinabi naman niya sa mga kambing. Verse 41. "Then he will say to those in his left, 'Depart, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.'" Saan pupunta yung mga kambing? Doon sa lugar na kung saan inihandang parusahan para sa mga demonyo at mga anghel nito. "For I was hungry," the same thing. "For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me." They will answer, "Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you?" He will reply, "Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me." Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Ito paghatol, mga kapatid. Yung mga Kristiyano, yung mga tupa, hahatulan sila ayon sa ginawa nilang paglilingkod sa simbahan. Sapagkat lahat ng ginawa nating paglilingkod sa simbahan, tandaan po ninyo, ginagawa natin yon para sa Panginoon. Whatever we do to the brothers and sisters in the church, we are doing it to the Lord. Amen? Ngayon, ang tanong, ito po yung dahilan kung bakit maraming tao ngayon nagiging mabait, generous. Kahit hindi mananampalataya, kahit hindi nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ginagawa nila ang lahat ng effort nila para maging matulungin. Kasi nag-aakala sila na yung ginagawa nilang mabuti, yung ginagawa nilang pagtulong, yung ginagawa nilang pagdalaw, pagbibigay, ay magme-merit sa kanila ng kaligtasan. Hindi. Kasi yung mga kambing, kahit anong gawin nila, hindi nila magagawa ang ginagawa ng mga tupa. Bakit? Kasi hindi sila kabilang originally saan? Sa pamilya ng Diyos. Ihihiwalay talaga yung mga tupa kasi in the first place, hindi sila kasama sa pamilya ng Diyos. Si Jesus ay namatay hindi para sa mga kambing,
si Jesus ay namatay para lamang sa mga tupa. At itong mga tupang ito, doon tayo mag-concentrate ng ating mga paglilingkod. Ang sabi diyan, yung mga tupang ito dapat naglilingkod at tumutulong, gumagawa ng paraan para mapaglingkuran ang kapatiran sa iglesia. Ito ang isa sa evidence of true faith. You continue to serve the church and you continue to do ministry sa mga kapatiran. Pagdating ng araw, sasabihin ng Panginoon, tumuloy kayo sa aking kapahingahan. Dahil ako'y hubad, binihisan niyo ako. Ako'y gutom, ako'y pinakain ninyo. Ako'y nabilanggo, dinalo ninyo ako. So, sino lang makakagawa nun? Ang tanging makagagawa noon ay yung kabilang sa community, covenant community of believers. Kaya yung nagsasabi na, naku, wala naman akong ministering magawa sa loob ng church. Eh, mga kapatid, yung pong binabanggit natin ito ay isang paglilimita sa pwede ninyong gawin. Because kahit po nasa ang lugar kayo, you are not bounded by the four corners of the chapel to serve the Lord. Ang pinaglilingkuran po natin, hindi yung building, hindi yung activity sa loob ng church, hindi yung mga gawain sa loob ng church, ang pinaglilingkuran dapat natin ay ang mga kapatid natin sa Panginoon. At kapag ginagawa natin yon sa mga kapatid, ginagawa natin yon sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Service to the church is proof of our faith. Furthermore, our conduct in the church and our treatment of our brothers and sisters in the church will be factors in the final judgment. Amen? Take note, the church is the body of Christ, Ephesians chapter 4, verse 12. Sabi po ng 1 Thessalonians 5, 12 to 18, listen, final instruction ito ni Paul. Kaya nilagay ko yan dyan eh. If you're going to open your Bible, mababasa niyo yung portion na yan, yung verses 12 to 18 ng 1 Thessalonians 5, nakalagay dyan, final instruction. Bakit final instruction? Ang sabi po dyan, sabi ni Pablo, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you. I-acknowledge nyo, yung mga nagtatrabaho, yung mga nagsisilbi sa inyo. Tapos ano sabi? Yung mga taong nagke-care for you in the Lord and who admonish you, hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle. Warn those who are disruptive. Encourage the disheartened. Help the weak. Be patient with everyone. Make sure that nobody pays back wrong for wrong. But always strive to do what is good for each other and for everyone else. Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Paalala to sa mga mananampalataya. Sabi ni Apostol Pablo, hold, ano po? Hold them in the highest regard. Sino yun? Yung mga naglilingkod. Yung mga lingkod ninyo sa loob ng simbahan. Hold them in the highest regard in love. Because of their work, live in peace with each other. Po. Yung mga idle, yung mga walang ginagawa. At kung sino pa nga yung mga walang ginagawa, sila pa yung manggugulo. Sabi diyan, who are idle and disruptive, i-warn. Ano ba ibig sabihin ng paalalahanan ninyo? Encourage ninyo yung mga nawawalan ng hihina. Tulungan ninyo yung mga mahihina. At maging pasensyoso para sa isa't isa. Napakaganda ng paalalang ito ni Apostol Pablo sa mga kapatiran. In fact, final instruction na nga niya ito eh. Let us note that the Apostle Paul here mentions that the Thessalonian church was to respect and esteem those who labored over them. Next week, October na.
Alam niyo po ba yung October, Pastor's Appreciation Month yan. Ano pong ibig sabihin? Yan yung buwan ng mga pastor. Ayan, papasalamatan na naman ng pastor. Bibigyan nyo na naman ng konting regalo si pastor, konting grocery, minsan gift check or card o kung ano-ano. Pero alam nyo po, minsan, sabi ko nga ako, wala, kahit wag yun na akong bigyan ng ganyan eh. Hindi importante sa akin yung isang araw na yan eh. Kasi ang kahingian dito ay ibigay sa mga nangunguna yung respect and esteem. Not on just particular one Sunday every year. Kundi yung respeto, paggalang, yung pakikinig. Yung pagmamahal sa mga turo. Yun ang importante. Paul mentions that the Thessalonian church was to respect and esteem those who labored over them, which brings us to the second part of this legitimate evidence of faith. Ano yung legitimate evidence na yun? Dapat marunong tayong mag-submit sa mga leader. Yung pong writer of Hebrews further emphasized this submission sa Hebrews 13:17. Ano sabi diyan? Ang sumulat ng Hebreo, have confidence in your leaders. Mga kapatid, may kumpiyansa ba kayo sa pastor ninyo? May kumpiyansa ba kayo sa tagapanguna? Kasi yan ang isa sa evidence ng true faith. Marunong kang makinig sa iyong pastor, marunong kang mag-submit sa kanyang otoridad. Why? Because they keep watch over you as those who must give an account. Alam niyo mga kapatid, ang laki ng pananagutan ng mga pastor. At ang pananagutan ng mga pastor ay sa kanyang Panginoon. Sa Panginoon na tumawag sa kanya. Kaya yung pananagutan namin hindi sa inyo eh. Hindi sa mga tupa. Ang pananagutan namin ay sa tumawag sa amin na mag-alaga ng tupa. Do this, sabi niya sa mga tupa. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no benefit to you. Gagawin daw natin ang pagsunod. Gagawin natin ang submission sa otoridad ng pastor, hindi para sa ating pakinabang, hindi para sa pakinabang ng pastor. Gagawin niyo ito para sa pakinabang ninyo. Kasi sa inyong pagsunod, sa inyong pag-submit sa otoridad ng pastor, anong sabi? Magiging madali sa pastor ang gawain. At kapag naging madali sa pastor at masaya siya habang naglilingkod, kaninong kapakinabangan ito? It will be to your benefit. Kaya yung simbahan na yung pastor ay kontento sa kanyang mga tupang pinaglilingkuran, gagawin lahat ng pastor ang kanyang magagawa para sa kapakinabangan ng tupa. Pero kung yung pastor ay bigat na bigat sa mga problemang ang may hatid eh, yung mga tupang mahilig manuwag, yung mga tupang wala nang nakita kundi yung kahinaan ng pastor, yung mga tupang wala nang inintindi kundi yung sarili nilang kapakanan, kawawa yung pastor. Kaya mahalaga, alam niyo po mga kapatid, sana magsuri po tayo. Isa sa ebidensya ng tunay na pananampalataya ay ang paglilingkod sa simbahan at ang submission sa leadership ng simbahan. Sinasabi mong Kristiyano ka, meron kang ebidensya ng totoong pananampalataya, numero uno kang kalaban ng mga leader ng church. Buti sana kung ay pinaglalaban mo ay ayon sa sinasabi ng Biblia, ay pinaglalaban mo ay tungkol sa pananampalataya, minsan naman ang ipinaglalaban mo ay gusto mo ikaw lang ang masunod. Ang ipinaglalaban mo ay gusto mo ikaw lang ang siyang maghari-harian. Huwag ganon. Hindi yun ebidensya. Ebidensya yun ang pagiging masamang ugali mo. Hindi yun ebidensya ng tunay na pananampalataya. Sabi nga, the one who serves his church and submits to her leadership has legitimate reason to be assured of his faith. And if you are doing that, continue mga kapatid. Kung naglilingkod ka sa simbahan, naglilingkod ka sa mga kapatiran, nagsasubmit ka sa otoridad ng pastor, magpatuloy ka kapatid. Sa kapakinabangan mo yan. At hindi lang yon, yan ang isa sa pruweba, ebidensya ng tunay na pananampalataya. Amen? Number 4.
legitimate evidence of true faith. Number 4, I am Orthodox both in profession and in practice. Natalakay ko na po ibig sabihin niyang Orthodox eh, hindi po ba? Ibig sabihin niyan, yung sumusunod sa tamang katuruan, naniniwala sa tamang katuruan. Yung Orthodox, that is the true teaching. Hindi lang sa kanyang profession, kung hindi sa kanyang practice. In Ephesians chapter 3 verse 4, the believer is called to understand the mystery of Christ. We need to understand the mystery of Christ. Kapag na-discover natin 'yon, ano po ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 14 to 17? This is why it is said, "Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is." Ano sabi rito? Wake up. Sino ang ginigising? Sleeper, yung mga natutulog. Rise from the dead, and Christ will shine on you. Mag-ingat daw kayo, paano kayo mamumuhay? Huwag daw katulad ng mga mangmang, kundi katulad ng matatalino. Ang tanong, bakit marami ho ngayong mga Kristiyano nagiging mga mangmang? Ang dahilan, hindi po nila alam ang mga katuruan. Kaya nga, it is very important to know the teaching. It is very important to know the orthodoxy, the right teaching. At itong orthodoxy must be presented also in our orthopraxy. Kaya orthodoxy, no, equals orthopraxy. Pag tama ang doktrina, tama ang practice. Pag mali ang doctrine, mali ang practice. Kasi nga, doctrine matters. Kung ano yung doctrine ng natutunan mo, ganun ang magiging buhay mo. Kaya ang sabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, be careful how you live. Live as wise, not as unwise. The true believer will not be satisfied with doctrine that is loosely based on scripture. Kundi talagang yung intact and solid sa scripture. Makukontento lang tayo sa katuruan na nakasalig sa matibay na bato at hindi yung basta na lang na ituro. Teaching that is based on error and will eventually lead to the destruction of the hearers. We must understand that scripture uses precise words, precise principles, and paradigms in order to communicate sound doctrine. Because sound doctrine is a mark of the true believer. Now, why is orthodox doctrine a sign of legitimate faith for the believer? Why is an orthodox doctrine a sign of a legitimate faith for the believer? Because all doctrinal error is sin. 1 Timothy chapter 4. Because we must know the truth in order to discern the spirit of error. Because doctrine can save and doctrine can damn. Yan ang nakasulat sa Jude 20 to 23. Tandaan po ninyo, mahalaga yung pinaniniwalaan mo eh. Kaya ngayon mga kapatid, napakadami, napakaluwang ng daan patungo sa kapahamakan. Bakit? Kasi yun ang kanilang paniniwala eh. Dadalhin sila sa kapahamakan ng kanilang paniniwala. Yun ang doktrina ng kanilang natutunan. Pero ang sabi, makipot ang daan patungo sa kaligtasan at konti lang ang nakasusumpong nun. Kaya importanteng maintindihan natin na ang kaligtasan ay nakabase rin sa doktrina ng natututunan natin. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, if God has graciously granted you the time, granted you the resources and understanding that are required to know His will,
do not settle for ignorance. Pag binigyan ka ayon sa biyaya ng Diyos ng panahon, ng resources para maunawaan kung ano ang kanyang kalooban, huwag kang tumigil, magpatuloy ka, huwag kang pumayag sa kamangmangan. Nakakatawa na madalas ang sinasabi doon sa mga nasa Reform faith, nako, tigilan natin yung mga pag-aaral ng doktrinang yan, nakakasakit ng ulo yan. Nako, tigilan nyo na yung doktrina ng doktrina, importante ngayon love. Importante ngayon yung magmahala na lang tayo. Importante ngayon maglingkod tayo. Paano ka makapaglilingkod ng tama kung mali doktrina mo? Paano ka iibig ng tama kung mali ang doktrina mo tungkol sa pag-ibig? Paano ka makapananampalataya ng tamang pananampalataya kung mali ang doktrina mo sa pananampalataya? Paano mo i-enjoy ang kaligtasan mo kung mali ang doktrina mo sa kaligtasan? Doctrine matters. Amen? Tandaan po ninyo mga kapatid, settling for ignorance is a mark of an unbeliever, not a believer. Yung nahirati na lang tayo sa kamangmangan, maglilid ito saan? Sa blind obedience. Katulad ng iniimbestigahan sa Senado sa Pilipinas ngayon, paano napaniwala ng pastor ni Senyor Aguila ang mga tao na iwanan ang kanilang mga profesyon, umakyat sa bundok. Na iwanan ang kanilang mga pag-aaral, umakyat sa bundok. Iwanan ang mga bahay, ari-arian, umakyat sa bundok. It is because of their ignorance. Ignorance of the Word of God. Sa pag-aakala nila na tama yung sinusunod nila, salita ng Diyos, paano ang mga sanggol 14 anyos ay ipinapakasal sa mga 18 anyos, hahayaang sumiping at sipingan ng mga asawa nila na ikinasal sa bundok. Paano nangyayari ito? Because people settle for ignorance. Hindi nila sinaliksik ang sinasabi ng Biblia. Wala nun sa Bible. At maraming tao ang napapahamak bunga ng kanilang kamangmangan. Bakit ngayon napakarami na iinganyo ng mga prosperity gospel? Bakit punong-puno ang mga simbahan ng mga lundagan ng lundagan, iyakan ng iyakan, wala naman luha? Yung mga taong umaasa sa mga himala, bakit? Because of ignorance. Hindi nila alam na ang mga bagay na ito ay nagsilipas na. Hindi nila alam na ito'y ginagamit ng mga leader at pastor ng relihiyon para sila ipagkapirahan. Hindi nila alam na ito'y malaking scam ng relihiyon sa panahon ngayon. At saan ito nagmula? Because of ignorance. Kaya mga kapatid, tandaan ninyo, settling for ignorance is the mark of an unbeliever, not a believer. And today is the day of salvation. Sabi po ng 2 Corinthians 6:2. And God has promised that those who seek Him with their whole heart will find Him. And this must be especially true to those who labor in the Word. Totoo rin ito sa mga pastor, sa mga elders, sa mga teachers. Sabi ni Paul kay Timoteo, who was an elder sa church sa Ephesians, sa Epeso, sabi niya, you must keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by doing so, you will save both yourself and your hearers. Paalala to ni Pablo kay Timoteo, 1 Timothy chapter 4, verse 16, na you must keep watch also of yourself at sa mga teaching mo. Kasi sa pagpupursige mo nito, maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Tandaan po ninyo mga kapatid, if you truly seeking to know the God of the Bible and submitting the thoughts and actions of your life to sound theology, you have a legitimate assurance of genuine faith. Amen po ba? So, titigil po muna ako rito at ipagpapatuloy ko bukas. Naka-apat na po tayo ngayon.
bukas po yung panlima hanggang pansampu siguro, na legitimate evidence of true faith. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.